Now, let's do abstract reasoning. At ito ay galing na naman sa isa sa ating mga followers. Hindi natin i-reveal kung sino siya. At marami ito. Sa video ito, ito muna, dito muna tayo. And by the way, lahat ng ito ay meron ng explanation, meron ng sagot. So mamaya na natin yan basahin pa para hindi ma-influensyahan yung sarili nating style. Pero bago ang lahat, para sa mga first time pa sa channel ko, ito yung FB natin. Ito naman, Philippine Civil Service Review for All. Malaya kayong mag-post dyan. Magtanong kung ano man yung regarding sa mathematics or kung ano man yung itatanong nyo na related sa pagre-review. Pwede kayong mag-post dyan at marami tayong mga FB members na happy sagutan yung mga tanong ninyo. Pwede rin naman kayong mag-share sa mga reviewers nyo. At ito naman yung iba pang mga FB groups na lagi nating tinatambayan. At itong mga FB groups na ito, punta kayo sa files ng grupong ito para maka-download agad-agad ng mga libreng printable na reviewers. Para sa detalye, ilalagay ko yung link sa description ng video ito. At ito naman yung iba pang FB groups na posibleng makatulong sa inyo. Now, ang tanong, choose the image that completes the pattern. Ito naman ang choices. Sa choices, lahat sila merong cross, merong X. So, ignore na natin yan. Lahat sila meron. Pero, ang magkaiba lang dito ay meron tayong yung white na dot at yung shaded or dark na dot. Magkaiba yan sila lahat. So, doon tayo mag-focus sa mga dots ngayon. Unahin natin yung mga white na dots. Dito, dalawa. Dito ay naging tatlo. Now, dito naman sa fourth, lahat na yan ay meron. Five. Tapos, nabawasan ng isa, apat na lang. Dalawa na ang nabawas. Tatlo na lang. Obviously, increasing yung number of dots hanggang mapuno siya, tapos tsaka naman siya nag-decrease. Now, based sa number of white dots, dapat meron tayong apat. Sa choices, meron ditong apat. At dito rin, meron din tayong apat. Therefore, yung wala, eliminate na natin yan siya. Eliminate na natin. Doon tayo mag-focus sa dalawang choices na ito. Now, dito sa dalawa, pwedeng yung placement sa white dots ang titingnan natin or yung mismong dark or black na dots. Meron yan siya? Wait. Kasi magkaiba na sila. Dito, apat. Pero dito sa kabila naman ay tatlo. So doon na lang tayo mag-focus yung number of dots. Yung dark dots or yung black natin na small circles. Now, obserbahang mabuti yung mga dark na dots dito na nasa labas ng X. Dito, dalawa. Next, naging tatlo. Nag-increase na naman siya. Ito yung hinahanap natin. Next, dito naman ay tatlo. Nawala na yung isa. Next, naging dalawa na. Then, naging isa na. Therefore, pareho lang doon sa white na dots na nag-increase tapos nag-decrease yung number of dots. So, therefore, kung nag-increase then decrease, ang next dito ay 2, 3, 4. So, dapat yung apat na corner dito ay merong dots. Sa dalawa, yung apat ay ito lang mismo. So, therefore, hindi ito yung sagot, kundi ito mismong letter B. Now, let's double check our answer by reading the explanation. The logic. An X shape is dotted with black and white dots. Both sets of dots are independent and follow a similar pattern.
In each frame, a black dot is added counterclockwise, na hindi naman natin pinansin yan kanina, in the angles of X shape, until all the angles are occupied. Then a dot is reduced, also counterclockwise. The same pattern occurs with the white dots, only in a clockwise manner. So examining the changes before and after the question mark, figure should look the same as in frame 2. So therefore, yung sagot natin, ito yung frame 2. Yung sagot natin ay tama. Diba, meron yung apat na dots dyan sa gitna, meron din dito. Tapos, yung white naman dito ay nandito rin, apat din yan siya. Then basahin natin. Only with an additional black dot, making all four black dots present. An additional white dot in the upper right corner as determined by the pattern. Ang ginawa natin kanina ay elimination at yung number of dots ang kinukonsider natin. Pero tama pa rin yung sagot natin. Therefore, i-consider nyo rin, lalo-lalo na kapag ang mga choices ay halos pariho lang, halos wala kang ma-eliminate, kaya i-consider mo rin yung regarding dito na binabanggit yung clockwise at counterclockwise. Thank you for watching at I hope meron kayong natutunan sa mga videos natin. Abangan naman ito. Choose the image that completes the pattern.